Nawaan ko na siya. Alam mo yun, totoo siya tao. Hindi ko na siya sa YouTube lang napapanood. Grabe, iba yung feeling. What's up mga kabini? So ngayon ay isang araw na naman para matuto tayo ng mga bagay-bagay. Punta ako ngayon sa isang event with Direk Ryan Udensyal and Direk Saddam Tehol para mag-discuss sila ng kanilang mga expertise and experience sa kanilang field. Excited ako, mag-notes ako, hindi ko alam kung mapag-vlog ako mamaya pero sana makapagka-picture tayo kay Direk Ryan and Direk Saddam. Last week lumabas yung registration and 5 minutes lang naubos agad yung slot. Puti na ako pa ng isa. So, ayun. Let's go! Grabe, teka. Kakapo ko lang. Iba yung feeling. Ang hirap i-explain yung feeling na na-meet ka na finally si Direk Ryan in person. Sorry, madilim. Shit. I'm so excited na nawaan ko na siya. Alam mo yun, totoo siya tao. Hindi ko na siya sa YouTube lang napapanood. Grabe, iba yung feeling. Siguro iba sa inyo, hindi niyo ma-appreciate yung excitement. Siguro dahil hindi niyo siya kilala, pero kung you're into filmmaking, malamang nakita niyo na siya or napanood niyo na siya or kilala niyo siya kung sino si Direk Ryan Udensyal. Di ko alam, di ko ma-explain yung feeling. Parang ako nasa cloud 9 pa din. Ako yung unang dumating sa venue and iniisip ko kung paano ko kakausapin si Kuya Ray, si Saddam. Pero pag andun ka na, naka-starstruck pala. Totoo pala yun na nakita ko si Kuya Ray. Nasa harap kasi ako nakaupo. Nakita ko si Kuya Ray, si Saddam. Ganon yung reaction ko. Then I started taking notes. Kasi alam ko na baka, alam mo yun, hindi ka na makasunod kasi ito ba yun, nasa YouTube na pinapanood ko na ito ba talaga yun? Ito ba talaga siya? Parang, andun ka na sa moment na yun pero ang pakiramdam mo pa rin, feeling mo nasa YouTube ka, hindi siya totoo, parang ganun. Ewan ko, ang hirap niya i-explain. Sorry. Pero ganun yung feeling. Pero ang sarap sa pakiramdam na makausap mo ng personal yun na maitanong mo sa kanya yung personal mong question na kung anong personal point of view niya dun sa issue or dun sa tanong na gusto mong masagot. Diba? It is something special. Nadadaling ko yun sa filmmaking journey ko. Kung saan man tayo makarating, dadaling ko yun. Ibang klase. Kung napanood mo to, Direk Ryan, Kuya Ryan, Direk Ryan Udensyal, maraming salamat
sa lahat, sa tutorial, sa inspirational, sa mga messages, lahat. Sobrang thank you. Sobrang salamat po. Maraming salamat, Kuya Ray. And syempre, kay Boss Adam Tehol, maraming salamat sa pagbabahagi ng stories, ng tips sa documentaries. Grabe, ang dami kong napulot ngayong araw. Fanboy na kong fanboy. I am proud to be a fan of those two and marami pang filmmakers. Kenny Denzal, Saddam, Tehol, James Segundo, Junil. Marami pang iba. Grabe. Sana ma-meet ko rin sila in person. Gusto ko sila makausap in person. Thank you for the inspiration, mga direct. Sobrang salamat. So, madilim na. Nabot na ako ng dilim. So, pauwi na ako. Medyo nataglan lang akong i-digest. Or, yung kung ano ba talaga yung mga nangyari. Grabe. So, let's go. Ayoko pang tapusin dito yung vlog. Siguro bukas na kasi ang dami ko pa, hindi ko pa nag-sink in talaga lahat. Gusto ko rin i-impart kasi sa inyo yung mga natutunan ko. And pag-iisipan ko muna, babasahin ko yung mga notes ko and babalikan ko kayo bukas para i-discuss yung mga ilan doon sa mga natutunan ko kanina sa discussion. So yun, napag-park na ako, nakawin na ako. See you tomorrow. Let's go! So, medyo na-overwhelmed lang ako kahapon. Nakita ko yung mga idols ko right before my eyes. So medyo, alam mo yun, naging fanboy ako kahapon. Medyo hindi ko na-process lahat ng mga nangyayari. Mabilis na mga pangyayari. Nandun na sila sa harap. Para ma-familiar kayo kung ano ba yung event kahapon. Siya ay Molza Academy 3 na inorganize ng GodCinema sa Philippines para sa mga aspiring filmmakers din na kagaya ko. At hindi lang sa mga aspiring, pati dun sa mga matagal na rin sa industry na gustong i-level up pa their game sa filmmaking. So yun, nag-invite sila ng dalawang filmmakers. Sa mga hindi nakakakilala kay Master Saddam Tehol, isa siyang creative videographer. Meron din siyang sariling production film, yung S-Films PH. Ilalagay ko na lang sa description yung link kung gusto nyong makita yung mga ginagawa niya, yung mga works niya. Ang expertise naman niya is sa fashion. Inline siya sa fashion, sa branding, sa advertisement, sa mga commercials, ganyan. Kasama siya dun sa, kumbaga, in-house team ng marketing or ng, di ko alam kung anong term yung tama dun. Basta, yung sa advertisement ng isa sa pinakamalaking clothing brand sa Philippines, if not pinakamalaki. Di ko alam kung pwedeng sabihin yung company, pero nagsastart siya sa P. Inline din siya sa documentaries. Masa-check nyo yun sa YouTube channel niya, sa S-Films PH. Clothing brand pa rin, pero ng local scene na. Fini-feature niya dun yung mga kung paano nagsimula. Meron siyang docu-series na tinatawag na Kalye Ko. It talks about dun sa mga local brands, local clothing scenes natin, na yung mga owners kung paano sila nag-start, kung paano sila nagpatuloy, lalo na last year ng pandemic. Ilalagay ko na lang sa description box yung mga link ng kanyang social media accounts. Pwede nyo siyang i-check doon. If gusto nyo din magpagawa ng advertisement, commercial, pwede nyo siyang kontakin. Isa pa pala na ginagawa ni Sir Saddam ay gumagawa rin siya ng mga music videos. So kung may kakilala kayo na may gustong gumawa ng music videos, kontakin nyo na lang Sir Saddam Tehol.
check niya rin sa YouTube niya yung mga music videos, yung Lockdown. Solid. Sa doon sa mga napulot ko, doon sa mga diniscuss niya and ibinahagi niya sa amin is yung about gears, na dapat yung gears dapat pantay siya or mas mataas pa siya if possible, kasi syempre budget din doon sa skill level mo, para ma you can make the most out of your gear. Sulit ba? Sulit mo yung gamit mo. Halimbawa, level 5 na gear yung nabili mo, kasi level 5 na skill yung meron ka ngayon. Paano pag gumaling ka na next year? Level 6, level 7, level 8 ka na next year. Yung level 5 mo na gear, hindi na siya makaka-cope up doon sa expectation mo na kaya niyang gawin. So, kailangan mo ulit bumili. And medyo hindi siya maganda kasi gagastos ka ulit. Although hindi masamang gumastos, pero ang pinapoint siguro ni Saddam kahapon is isipin mo yung long term, kasi lahat naman tayo gusto or aim natin mag-improve eh. So para pagdating yung time na kailangan ng isang gamit ayon doon sa skill mo, meron ka, hindi mo kailangan bumili. Lalo na kapag may mga clients, 'di ba, sabi ni Saddam, yung mga clients may requirements yan ng kailangan ganito yung gamit mo, ganito yung skill mo. Paano kapag ganito nga yung skill mo pero yung gamit mo hindi? So parang opportunity, 'di ba, na magkaroon ng clients is masasayang or mawawala. Kailangan mo din isipin yung future, hindi lang dahil sa anong kaya mong gawin ngayon ayun lang yung kailangan mong i-acquire ever. Kasi lahat naman tayo gusto mag-improve eh. Hindi tayo magsasettle sa kung ano tayo ngayon. Ang in-aim natin is laging mas better dun sa ano tayo kahapon. So ganoon din sa gears. So ayun, salamat Sir Saddam. So ayun, kay Direk Ryan Odensial naman, sa mga hindi nakakakilala kay Direk Ryan Odensial, isa siyang sports documentary producer. Nagsimula siya as floor director, video editor, graphic artist, documentarist, videographer. And ngayon, isa siyang senior segment producer sa TV5. Kung familiar kayo doon sa Kwentong Gilas, yun, gawa nila yun. So kung gusto nyo pang mas makilala si Kuya Rai, si Direk Ryan Odensial, try nyo panoorin yung Jess, DIYES, yung documentary niya about sa filmmaking journey niya, 10th year anniversary niya sa filmmaking industry. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba. Or ito pala, dito, saan ba? Dito, ilalagay ko na lang dyan sa card, saan ma, dito man or dito, para madali nyo mapanood. And ayun nga, ang sabi ni Direk Ray, ni Kuya Ray kahapon, mas gusto niya rin yung documentary type ng filmmaking, kasi makukuha mo yung raw emotions ng tao or ng story, yung parang totoo kung ano talaga yung nangyayari sa real life. Yun yung gusto niyang ipakita doon sa audience niya. Marami kayong matututunan sa channel niya, tutorials, sa vlogs, kung paano mag-create ng content, paano mag-cover ng mga kanta, and mga product reviews about filmmaking gears. Andun na lahat ng kailangan mo sa filmmaking. So, worth it na mag-subscribe kayo sa kanya and kay Sir Saddam. Marami kayong mapupulot. And isa dun sa mga natutunan ko sa mga sinabi ni Direk Ray, nagkaroon ako ng chance na matanong siya, and itinanong ko dun is anong mabibigay niyang advice dun sa mga hobbyist na kagaya ko. Hindi ako filmmaker by profession. Meron akong 8 to 5 na day job. How to keep the fire burning, yung passion ng paggawa ng film. Sa katulad namin, na hindi naman namin siya, kumbaga, ginagawa araw-araw sa lahat ng oras. So may certain time lang na pwede, kasi may mga priorities din kaming iba katulad ng work. Ang sinagot niya doon is time management. Bumalik. Parang sabi ko yun doon sa ibang vlogs namin, na matuto tayo ng time management. Yung tama siya. Kasi kapag gusto mo ang isang bagay, gagawa ka talaga ng paraan para magawa yun eh. Kahit gano'n ka siguro ka busy. Sinabi rin ni Kuya Ray na, oh, filmmaker ako pero tatay din ako. And asawa din ako. Kumbaga, ang dating sa akin is, oo nga. Kailangan mong i-manage yung time, kasi hindi lang naman filmmaking yung buhay mo. Meron kang ibang din na priorities. So, kung gusto mong mag-indulge or mag-excel sa isang bagay, hindi lang naman sa filmmaking, kailangan mo rin siya paglaanan ng oras. Tama siya dun. Kung ako,
engineer ako, yung gusto kong maging filmmaker din, kailangan kong balansin. Kasi meron din akong, this year, magkakaroon na ako ng wife. Kasi may wedding kami. So, kailangan kong i-balance yung bawat isa. Kung gusto ko talaga na mag-excel dito sa filmmaking. So, tama siya doon. And sabi niya din, do it for yourself. Kumbaga, huwag kang mag-depend doon sa dami ng subscribers mo, sa dami ng views mo, sa dami ng likes mo. Kasi hindi mo naman yung ginagawa para sa kanila. Ginagawa mo yun kasi yun yung gusto mo. Yun yung nakakapagpasaya sa'yo. So, tama. Sama siya doon. Pag hindi natin kailangan ng vindication sa ibang tao na sabihan tayo na, ang ganda ng gawa mo, ganyan, ipagpatuloy mo lang. Oo, maganda siya sa pakiramdam, pero hindi dapat ayun yung magdidikta sa dapat mong gawin. Kung may gusto kong gawin at tingin mo wala ka naman tinatapakang tao, ipagpatuloy mo lang. Diba? Hasain mo yung craft mo balang araw. One way or another, may makakapansin din sa'yo kung ayun yung target mo. Darating din tayo doon. Relate dun sa sagot niya at makarelate din sa amin, yung mga hobbyist. Kung nanonood ka man ngayon at meron kang day job, gusto mo maging filmmaker, pagpatuloy mo lang. Kasi ayun yung makapagpasaya sa'yo. Pero, huwag mo kakalimutan yung ibang responsibilities mo sa buhay, syempre. Lalo na kung hindi filmmaking yung nagiging source of income mo, huwag mo papabayaan yung nagbibigay din sa'yo ng kabuhayan. Kasi marami rin umasa sa'yo, family mo, parents mo, kung may anak ka na, may asawa ka na, siyempre, kailangan din natin yung i-consider. Kaya nga, manage your time. Manage our time. Thank you, Kuya Ray, for reminding us. Thank you. And kung gusto niyo makilala pa si Kuya Ray, ilalagay ko sa description box ang kanyang mga social media accounts. Meron siyang page sa Facebook, meron siya sa IG, meron din siya sa YouTube. Dito ko na siguro tatapusin itong video na to. Pero bago ang lahat, may gustong bumati sa inyo, mga kabini. Hoy, sa mga subscribers ng Beach Journey TV, maraming salamat po sa suporta nyo kay Papi Rod. And sa mga nanonood po dyan, subscribe na po kayo. I-click nyo lang yan. Yan. Pati yung bell notification. Bala ka dito ah. At para ma-notify ka every time na may bagong video si Beach Journey TV. Maraming salamat. Kay Apple, thank you. Apple, thank you. Salamat din. And see you in the next vlog. Peace!